Hi God's Friday, mausaping dapat natin pagtuunan ng pansin. Ito po ang isyu at serbisyo. Atid sa inyo lahat ng PTV Cordillera Kailian sa Kongreso. Isa po siya sa mga iginagalang, hindi lamang dahil sa maayos niyang pakikitungo sa kanyang mga kapwa-kongresista, kundi dahil na rin po sa mga batas na kanyang naipasa. Sa kanyang muling pagkahalal, sa kanyang ikatlong termino. And take note, Kailian, sa pangatlong pagkakataon na rin po nating mga kasama dito po sa ating programa. Ano nga ba ang mga dapat nating asahan sa kanya? May mga plano ba siyang makapagbabago at makapagpapaunlad sa ating lungsod ng Baguio? Kung sino ang ating panauin at kung ano ang mga makabuluang isyu na ating tatalakayin ngayong hapon, narito ang ating kasamang si Ferdinand Feria. Kang runaan nga author ti limagasot sa ngapulog at inimagakat ken nakaipasa iti sa ngapulog at pito agakat iti Kongreso. Itultuloy latta ni Congressman Go nga ipatpatongpal ti mandato ito'y ti addaan integridad a panagserbi kadagiti umilya a Pilipino nang runa dito siyudad ti Baguio ken iti intero a rehiyon Cordillera. Naikagumaan ni Representative Go tinang bukal ken nangipasa kadagiti gakat anang paduras iti rehiyon, edukasyon, infrastruktura, healthcare ken daddo mapaya sektor. Karaman kadagitoy ti universal access to quality tertiary education, ti Cannon Road Rehabilitation Project, ti pannakanayon ti bed capacity ti Baguio General Hospital and Medical Center ken daddo mapay. Itaatawen, nanayunan pa iti oportunidad para ken ni Congressman Go amang ituloy kadagiti agkakapateg a panggepna para iti siyudad iti pannakailayon na iti maikatlo a termino kas kongresista ti siyudad ti Saleng. Ita parang ti isyu at serbisyo, intay amuen dagiti daddo mapay a plano ken proyekto ti kongresista nga dadda amang paduras ken mangipaay itinaranranyag a masakbayan ti Baguio ken ti intero a rehiyon Cordillera. Para iti isyu at serbisyo, Ferdinand Feria. Okay, Kailian, hashtag usapang kongreso sa IAS. Magandang hapon po and welcome back, Sir Congressman, for the third time. Nakasama ulit po namin kayo. Welcome sa ating show, sir. Magandang hapon sa iyo, Edong, at ako'y talagang masayang-masaya. Tayo'y nabigyan uli ng pagkakataon na makipag-ugnayan sa iyo sa pamagitan itong ating programa, itong isyu at serbisyo. Napakaganda nitong yung programa. Kaya ako'y talagang excited, actually. Kaya ako'y dumating dito mas mahaga kesa dun sa naka-schedule na call time natin. Oo, salamat naman sir. At hindi po kayo nakakalimot yung pasalan ng ating programa. And sabi nga natin kanina, mga Kailian, this is our third time. At the same time, ito na yung anyo pong third term. Third term, yes. Congratulations, sir. Iba, matindi. You made history as far as election is concerned sa Baguio. Sir, 99,000 yes, ang inyo po nakuha. Walang nakagawa po nung boto na yan, kundi kayo po dahil ranging to 50, 60, 70, kayo 99,000. Sir, can you share us sa ating mga viewers yung overwhelming na support sa inyo nung recently concluded na local and national elections? Yes, unang-una siguro gusto ko rin magpasalamat sa ating mga kababayan na tumulong sa atin. At yung mga bumoto sa atin, nagbigay ng lakas ng loob para ipagpatuloy natin ang ating matapat, malinis at maayos na pagsisilbi. Ako'y talagang nabigla rin dahil hindi naman na inaasahan natin na magiging kulang-kulang sa 628 ang kulang natin para maging 100,000. Okay. Pero ito'y nagpapatunay lang na yung ating nagawa nung 17th at 18th Congress ay ang naging siguro, naging batayan ng ating mga kababayan at saka yung patuloy nating pagtulong sa kanila dito sa ating distrito. Kaya itong susunod na termino natin, lalo nating pag-ibayuin ang ating pagsisilbi at paggawa ng mga batas na talagang makakatulong sa ating mga kababayan dito sa lungsod ng Baguio. Okay. Well said, Apo Congressman Sir Mike. And at the same time, guided po ang ating buting ating Lone District Representative Kailian sa kanyang matapat, malinis na serbisyo at paninilbiyan. At the same time, yung kanyang identity, integrity, at saka competence. Yes. Sama mo na yung commitment. Yes, kasama yon. Kasama okay, we're so proud of you, sir. Ano, kinikilala kayo sa mababang kapulungan, sa lower house. Ano, ang inyong pong pagkatao, ang inyong pong mga bills, marami na po kayong mga naipasa. Eh, 17 yung naipasa nyo sa Kongreso. Yes. Okay, now, sir, let's talk or discuss about yung campaign po ninyo
tungkol sa isa sa mga bills na hinahangad po ninyong maipasa ngayon. Itong House Bill 10451, tama ba, sir? Yes. Or yung BGHMC bed expansion from 800 to 1,500. Anong nang latest dito, Sir Mark? Actually, inaasahan natin sana na we did not expect na maipapasa ito ngayong 18th Congress. Mm-hmm. Ang plano natin, i-refile natin ito pagdating ng 19th Congress. Pero nung last day of our session sa Kongreso, ito'y inaprubahan ng Senado. And I'm very thankful kay Senator Bongo dahil siya ang nag-sponsor ng ating bill na ito sa Senado. And na-approve ito at in-adopt namin ang measure na in-adopt din ng Senado. Kaya this bill has been approved in both houses. So ngayon, on the way to Malacanang na itong bill natin for signing. Ooh. And we expect na ito ay magiging batas bago matapos itong buwan na ito. Okay. No? And ang ibig sabihin niyan, 1,500 na tayo. At ang kailangan na lang natin, bigyan ng pondo itong ating batas na ito sa pamamagitan ng pagsama nito sa budget ng 2023. Yes, sir. Sir, sa tingin nyo, this latest update would be enough to accommodate the next possible COVID, just in case lang may COVID-19 surge na mangyayari? Yes, definitely it will, no? Kasi biro mo, from 800 to 1,500. Mm-hmm. 700 additional beds ang itatayo dyan sa Baguio General Hospital. At hindi lamang yon, kasama dito ay ang pagtatatag ng mga additional 15 specialty centers. Okay. Merong heart center, lung center, renal center, geriatric center. Okay. Itong mga centers na ito will cater specifically to the needs of our people depending on yung kanilang karamdaman. Ano? Hindi na sila pupunta sa Manila o sa Philippine Heart Center halimbawa. Dito na lang gagawin kung meron mang operasyon na gagawin sa mga kababayan natin na may sakit sa puso, no? Ito yung natin. Sabi ko nga sa BGH sa medical director, gawin natin ang BGH ay kamukha ng St. Luke's Hospital. Pwede. Pwede, no? Di ba? Pwede namang gawin yan. Importante, yung pondo nandyan, may tayo yung mga infrastruktura, yung mga equipment, mga tools, medical equipment na kailangan ng ating ospital. At na yung mga expertise ay mapuno natin yan. Yung mga doktor natin, mga nurses, i-hire natin yan additional. And we'll be hiring more than 1,000 doctors and nurses for our hospital. Okay, as a matter of fact then, Congressman, ano, mga ka-issue, ano, mga ka-PTV Cordillera, ang BGH, hindi lang naman niya, excuse me, kinikater yung mga residente sa Baguio, Benguet, or Cordillera per se. Yes. Kundi welcome din yung mga galing pa sa Region 1. Yes, actually, doon kami nag-usap ng ating director sa ospital, ang nakita natin, there are only 43% ng mga pasyente dyan nagpapagamot na galing sa Baguio. All the rest are coming from the entire Cordillera region, yung iba naman sa Region 1, yung iba sa Region 2. In some cases, meron pa sa Region 3. No? Okay. Ba't nyo pala naisipan, sir? I-follow up ko lang, sir, bago tayo mag-shift na isang issue. Ba't nyo naisipan itong tinututukan nyo ngayon ang BGH mismo, sir? Kasi isa sa mga advocacy natin ay kalusugan ng ating mga kababayan. So, nung tayo yung naging congressman, at subsequently, nung tayo na na-elect, binibisita natin ang hospital na yan. At kinakausap natin hindi lamang yung mga pasyente, pati na yung mga doktor at yung mga opisyal ng ospital. At tinatanong natin, ano ba yung kailangan ng ating ospital? Paano tayo mapagbigay ng magandang at kalidad na serbisyo sa ating mga pasyente? No? So ito yung ating nakita. At alam mo, napakadaming mga kababayan natin talaga na nandyan. At ito yung nagudyok sa akin para mag-file ng bill. Nung una, from 500 to 800, naging batas ngayon nung 2018. Nung nagkaroon ng pandemya in 2021, ako yung nag-file ulit ng bill para gawing 1,005. Good. And ito yung pinakamabilis eh. Actually, more than a year lang, naging batas ito. Wow. Kaya tayo yung nagpapasalamat, hindi lamang kay Senator Bongo, pati na yung mga ibang senador na tumulong sa atin. At of course, sa ating Pangulo na siyang paperman ito para maging batas. We appreciate so much your effort, sir. At ang inyo pong commitment na matutukan at for the benefit or betterment
ng operation mismo ng BGH para sa taong bayan yan. Para sa taong bayan. Wala discrimination yan. Wala po. Basta may sakit, pumunta dyan, will be treated fairly, squarely, and the best service should be provided to them. Tama, tama. At your special mention din dyan sa mga taga-BGHer. Yes. Staff and mga team members ni director mismo doon. Yes, yung mga doktor dyan. Napakagaling ng mga doktor natin dyan. Mga yes, nurses sir. Eh. Okay. Kaya ako yung na-inspire na talagang gawin ang dapat gawin para matulungan sila. So help. At maging world-class dapat yung ating ospital. Correct, correct. So yun pala. Now you know, isa sa mga major concerns at ever since naman ni Congressman Mark Go ay yung issue ng kalusugan or health. Sir, how's your health? Bago yung isang Okay naman tayo. Issue actually, alam mo, Dong, nung ako yung nasa Geneva, nag-attend ng ILO conference. Yeah, every that. Morning, I walk and... mga an average ko 10,000 steps per wow. day. So that's about 7 to 8 kilometers ang takbo na ang hindi ako tumatakbo kundi naglalakad lang. Okay. So, kasi ang ganda ng climate din doon at maganda yung environment, may mga open space. So yun ang nag-encourage din sa atin. Briefly lang sir, para malaman so the people may know anong nangyari, anong participation niyo sa Geneva? Well, ako ay representative ng Kongreso. Kasama ko yung apat na congressmen representing the Congress. Kasi ang ILO, annual conference ito. Okay. And ang nagpa-participate dito ay yung may git na 150 countries and geographical locations. No? Okay. And each country is represented by labor, employer at saka yung government. Sa government side, kasama ako doon, Kongreso, legislative branch of government, at saka yung executive, ang Secretary of Labor ay nandoon. Meron kaming kasama sa mga unions dito, yung Trade Union Congress of the Philippines, at saka yung Kilusang Mayo 1. No? Yes, and sa employer naman, yung ECOP, Employers okay. Confederation of the Philippines. And? So doon, pinag-usapan yung tungkol sa trabaho, tungkol sa decent work na kailangan na hindi lamang sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Okay. So ito'y pinag-usapan doon at kung ano man ang mapag-usapan doon, kailangan i-cascade natin dito sa ating bansa. Okay. At kailangan ng batas na maipasa para itaguyod kung ano man ang agree in terms of the adopted resolution sa ILO. Siyempre, yung inyo pong involvement and exposure doon, sir, sa iba yung dagat, karangalan natin lahat. Yeah, hindi lang sa Baguio, sa buong Pilipinas. Sir, yes. One of the most anticipated bills that you pass is revising itong charter na lungsod na Baguio, also known as the Republic Act 11689, kailan. So, gaano po ba tayo naghintay bago ito naging batas, sir? At bakit ba kailangan i-revise itong ating city charter, Sir Mark? Well, actually, noong 2019, rinifile ko itong bill na ito kasi hindi naging batas noong pinile ko ito noong 2017. So, pinile ko ito na July of 2019. At ito yung na-approve itong 2022 lang, April 11, 2022. So, it took us almost 3 years okay. para ma-approve ito bilang isang batas. Mm-mm. At ito'y naglalayo na kailangan magkaroon ng growth and development within the BLIS area. Ang BLIS natin, Baguio, La Trinidad, Itogon, Sablan, Tuba, and Tublay. Kailangan natin magkaroon ng centralized planning among all these city and municipalities para maayos natin kasi we cannot just be isolated from the rest. Kailangan magkaroon ng pagkakaintindihan, pagkakaunawaan at merong istruktura na talagang ang cooperation at ang synergy ng bawat munisipyo at siyudad ng Baguio ay maipakita natin sa pamamagitan nito. Uh-huh. Kaya naging successful tayo dito. Ang structure nito, ang pinag-uusapan natin yung ano ito, itong city charter, di ba? Charter. Okay, so tungkol sa city charter naman, ang city charter natin kasi matagal na ito, 1909 pa ito. No? 1909. Ngayon ang ginawa natin, nag-file tayo nung ano pa ito? Yun nga, starting 17. In July 2019. And then to 19. Na-approve lang itong
Itong ano natin, itong April 11. Napirma na. Napirma na ni Presidente. Batas na yan. Okay, now, para to simplify things lang, in layman's term, ano ba kasi kapag sinabing chartered city na ang Baguio? Anong well, hindi tayo under the province ngayon. Sarili natin. Ang nag-guide sa atin ay ang charter natin. Mm-mm. Ang basis ng pagkilos ng ating mga opisyal at mga tao ay yung charter natin. Yun ang nagagabay. Kung alimbawa, tingnan natin sino ba ang mga opisyal ng city ng Baguio at tinitingnan natin, reference natin yung charter natin. Mayor, okay. Vice Mayor, Councilors, no? So, yun yung ano natin. Okay, but we know for a fact, sir, no, there have been criticisms, you know, of the law, of the laws, several provisions from the city council mismo. Saying that this provision, sir, lack sufficient consultation daw. And what can you say about this, Sir Mark? Hindi lingid po sa inyo yan. Yes, actually, nakausap ko yung mga members of the city council tungkol dito. Pero in terms of consultation, meron kasing proseso ang Kongreso sa pagpasa ng batas. Mm-hmm. So pagka-file ko ng batas bill na yan, binasa for first reading, at ito'y re-refer sa Committee on Local Government under Congressman Eric Olivares. No? At nag-call ng several meetings ang Committee on Local Government para talakayin itong bill na ito at ininyayaan ang mga local officials natin, including yung mga different line agencies, kabukha ng DNR, ng Baguio Water District, at iba pang mga stakeholders. Yes, sir. No? At doon, pinag-usapan yung bill na yan, at yung iba, nagbigay ng suporta dito. No? So, yung mga concerns nila na walang sufficient consultation ay palagay ko hindi accurate yun. Okay. Nung na-approve sa Senado, ay sa Kongreso, pinadala namin yan sa Senado. At sa Senado, tatlong beses nag-conduct ng hearing. As a matter of fact, yung committee ni Senator Francis Tolentino, we held two consultation meetings dito sa lungsod ng Baguio. Face-to-face pa yung una. No? Mm. Yung second is through online. Ano? So, nandun yung mga stakeholders natin na nag-participate dito. Pero bakit on that situation nung nandun na sa Senate or whatsoever, nag-refile kayo, bakit walang nag-file kasi ng petition muna? Ngayong na-aprobaan na, ang dami ng cheche-boreche. Yun nga ang ano, hindi ko maintindihan. But you know, yung concern nilang yun, Kaedong, nagpatawag ako ng meeting eh. Kanino? Saan? Sa council. Okay. Nag-meeting kami doon informally and we discuss itong bill na ulit ito, yung mga provisions at natalakay natin. They're all enlightened. Yes. And ang pinaka-concern nila, yung 19 conditionalities na city na gustong ma-address yon. At nabanggit namin, and this was the same discussion we had sa committee, mm-mm, nung diniscuss namin itong charter ng Baguio, okay, na ito ay separate issue. Mm-mm. So, after the discussion, naliwanagan namin at ako'y nagpapasalamat naman. Okay. Nandun yung mga ating mga kaibigan ng mga consilor. Si Consilor Bagbagen, Lulu Tabanda, Pilian Wegan, si Mylene Ranon. Nandun lahat sila eh. No? Ang isang task na naibigay sa akin, which I am planning to do, yung mag-file ako ng bill na isesegregate natin yung 13 barangays within the Kamjanay area. Yes, yes. Yun ang kanilang pinaka-concern actually. No? Ano nang status nun? So, yun, para may natin. I'm drafting already a bill and I'm going to file this first week of July. Okay. So, para ma-address yung concern nila. Alright. At yung mga 13 barangays na yan. Yun ang kagandahan din. At least, you sit down with them, you hear their pledge, their sentiments, yes, or concerns. Ganyan naman po kayo, listening style of management, no? Yes, kailangan nating makinig sa kanila at ako naman, naintindihan ko naman yung kanilang concern, no? So, yung mga concerns nila ay napapalubito at ipapakita ko sa kanila itong bill natin bago natin i-file. Maganda yan, sir. Oo, sa Kongreso. Proper consultation at saka dialogue para wala sila masabi. Alam niyo po ba na si Congressman, tatalakay natin further yung pag-strengthen, no? Yung Baguio City's ties with the neighboring towns. Yes. Na we know for a fact that it's also a plan to seek to improve through House Bill ito, 9251, sir, no? That was the original bill. Tapos yes. Substitute bill. Okay. So, nasaan na tayo dito, sir? Actually, ito, pinile din natin noong early part of July of 2019 at na-approve sa House after more than a year.
Then pumunta sa Senado at last day namin, May 31, na-approve yung Senate version nito. Okay. Ang sponsor nito sa Senate, ako yung nagpapasalamat kay Senator Amy Marcos. Ah, yun, Senator Marcos. Kinausap ko siya at siya naman ay napaka-supportive sa atin, lalo-lalo na sa mga, alos lahat ng mga bills ko. Mm. Sinusuporta ni Senator Amy Marcos. Mm-mm. No? So ito yung na-approve actually sa Senado. And then, at yung bicameral conference report namin ay na-approve din by the House. It was ratified by the House at saka sa Senate. So itong bill na ito, House Bill 8882, actually, yung substitute bill, ay papunta na sa opisina ng ating presidente for his signature. So dalawa ngayon ang iniintay natin na pipirma ng presidente. Very good. Yung BGH, increase ng bed capacity, at saka itong BLISDA. Yes, BLISDA. Ang tawag namin ngayon, Metropolitan BLIS Development Authority, Baguio, La Trinidad, Itogon, Sablantuba, and Tublay Development Authority. How is it beneficial, sir? Well, maraming gusto natin dito magkaroon ng growth and development hindi lamang dito sa Baguio, kundi sa buong BLIS area. Okay. Yung nakikita nating paglago ng Baguio ay dapat may spread ito sa ibang munisipyo dito sa ating Benguet. No? Mm. Ito nga, La Trinidad, Itogon, Sablantuba, and Tublay. Uh-huh. At yung pagpaplano ay dapat joint ito. Uh-huh. Centralize ang planning nito, and we will be creating an authority. No? And ang authority nito, kaya development authority, yung authority na yan will be composed of yung mga municipal mayors natin ng limang munisipyo ng Benguet at saka yung ating city mayor dito sa Lunsod, kasama na ang governor ng Benguet. Saan yung pinato ito, sir? Is this your own concept? Yes, or well, meron tayong modified ano ito, yung Metro Manila Development Authority. Yung MMDA. Isa yung sa mga ano natin, okay. Sa mga reference bill natin. Yes, sir. Yun ang kinonsider natin dito. No? Ang gusto natin, magkaroon ng synergy. What cannot be done by one municipality can be better done if they join forces. Oh, yes. Kasi ngayon, meron na tayong governing council actually ng BLIS. Pero very informal, walang budget, no? At ginagawa ngayon ng ating mga municipal mayors of these five municipalities of Benguet, pati na yung ating city mayor dito. Okay. Once approved or signed, no less than our outgoing President Sir Digong, as far as your substitute bill, ano, 8882, itong BLISDA na sinatawag natin, sir. Yes. Yes. Ano pa? Can you tell us parang isang project, sir? Anong kagandahan para lang ma-visualize ng mga viewers natin? For example, isa lang, tingnan natin, tourism, alimbawa. Ah, tourism, okay. Ang tourism, ang focus natin, Baguio lang eh. Okay. Pero napakaganda ng mga ibang munisipyo. Ah, marami pa mga sites, mga prospects. Itogon, Tuba, Sablan. Okay. Itong Tublay. Yes, no? Sir. Yun eh, kailangan magkaroon ng joint development itong buong BLIS na ito in different aspects, sa agrikultura, sa ito nga, sa tourism, okay. Even sa traffic, kailangan magkakasama yan eh. Sa pagpaplano, sa tubig, waste management, kailangan mag-join forces yan. It cannot be just done by one municipality or one city. Okay, and then in a nutshell, tourism promotion, development, and income din, yes. No? Para jobs. Can you imagine, mabigyan natin ng, magkaroon tayo ng special economic zone within the BLIS area. Wow. Di ba? Galing. Yung development, di lang dito, kundi sa buong BLIS area. Yun. Magkaroon ng support from one another through a collaborative effort. No? Dito, magkakaroon ng full-time administrator. Mm. Okay, outside of the council. The council kasi composed of the different municipalities mayors at saka city mayor natin, then they will nominate at they will give three names actually to the president to become the administrator. Ang presidente ang mag-appoint nito. At ang budget nito, manggagaling karamihan nito sa national government. And wow. We will include it in the General Appropriations Act ito on an annual basis. And we are so very much excited, sir, na mapirma na to at ma-execute na. Yes, oh, kailangan na to natin. Ma-implement na natin yan. Oh. Ayan. Kailangan natin. Oh. Lalong-lalo, papasok na yung ating President-elect na yes, Ilocano. Oh. Siya po Bongbong Marcos, sir. Yeah, of course,
nakita natin na talagang agresibo din para you know, pagpatuloy yung ginagawang maganda para sa ating bayan. Mm-hmm. At we expect things will, you know, will turn talagang lalong maganda. Mm-hmm. Yung ating bayan at yung kailangan natin. Oh, at the same time, bago na yung pulso ng publiko natin, kasi may mga questions tayo na sasagutin niyo, sir. At the same time, advance na lang, sir. Share niyo na. Ano na mangyayari? Sino na magiging House Speaker natin? Well, ako, ito lang ano ko, ang ano namin siguro si ano si Martin Romualdez. Okay. He's our majority floor leader ngayon. Mm-hmm. And he has been with us since the start of the 18th Congress. Uh-huh. And as a matter of fact, when we had the election, he was also one of those considered. But he gave way to, una, kay Senator, ngayon, Senator-elect Alan Peter Cayetano, tapos si Alan Velasco naman. So I think he's the most likely to become the next major or the next speaker of the House. Kung ganun mangyayari na, sir, magbabago na rin po ang chairmanship niyo. Well, depends wala on... Pa. Wala pa. Okay. Kasi tayo ngayon ang chairman ng Committee on Higher and Technical Education. Yes, sir. Saka vice chairman tayo ng Committee on Labor. Uh-huh. And member tayo ng 12 pang komite. And you made a good job and participation. At the same time, overwhelming yung appreciation ng mga tao sa inyo, lalo na sa lower house. Yes, sir, ito na. Diretso na po tayo sa segment na pinamagatang Pulso ng Publiko. Ito po ang ilan sa mga tanong at concern na nais pong ipaabot sa ating buting Lone District Representative at yung mga kababayan through ang ating segment na Pulso ng Publiko, sir. At una, yan, Sir Congressman, how do you think a social media has impacted your service as a politician? And what do you think should be the fine line between social media, transparency, and privacy? Maraming salamat po. Yeah, well, unang-una gusto kong sabihin sa ating mga kababayan bilang sagot dito sa katanungan, kailangan you should be very truthful in all the things that you post in your social media. Number one yan. Kasi tapos, kailangan meron kang ginawa, no? Mm-hmm. Kasi wala kang maipopost naman kung wala kang ginawa. So kailangan may content yung pagbibigay ng ulat sa ating mga kababayan, no? Mm-hmm. At the same time, kailangan kung ikaw ay maging truthful, sinusiguro mo na talagang kapanipaniwala yung mga binabanggit mo sa social media. Mm-hmm. At ako bilang isang congressman, actually itong social media natin ay nakakatulong sa atin. Kasi yung mga inputs na nakukuha natin sa social media, yun ang isa sa mga ano natin, mga materials na ginagamit sa paggawa ng batas. And that's an avenue so the people may know. Yes. May ginagawa ka. Ano yung SOC media, sir? Social media account? Facebook page? Congressman Go or? No, Congressman Mark Go. Okay. O yan. O. At the same time dito, no, meron kaming provision doon sa mga post namin na kung meron silang gustong i-propose. Actually, doon namin kinukuha yung mga iba. Para, you know, maging relevant yung ano natin. Yung mga, at the same time, we base our mga batas sa talagang suggestion ng ating mga kababayan. Doon din pumapasok yung transparency. Yes. Sa public involvement. Sir, yes. Ito. Hello po. Good PM, sir. Just wanted to ask if there are any plans to address the high fuel price. Salamat po. Tinututukan alam mo, nyo rin yan. Dalawang pinahal kong bills dito sa Kongreso during the 18th Congress. Ngayon, palagay ko, i-refile ko ito. Uh-huh. Number one, para ma-address natin yung presyo ng gasolina. Kasi, of course, ang presyo niyan ang determine sa ibang bansa yan. Ano? Depende sa situation ng supply and demand ng gasolina sa international market. Pero internally, ang isa sa mga na-file kong bill, at ito'y umabot na sa plenaryo pero hindi namin natalaka ito sa plenary, yung pag-suspend ng implementation ng excise tax. Okay. No, ano ba yung excise tax na ito? Lahat ng binibili natin gasolina ngayon, dun sa diesel, nagbabayad tayo ng 10 pisong excise tax. Yun naman, yung gasolina, yung diesel naman 6 pesos. So, ang gusto natin, masuspendi muna ito abang ganito ang sitwasyon. Oo nga, no? No? Pag nangyari yan, automatic yan, 10 piso mm-hmm. sa gasolina at 6 pesos ang bawas sa diesel. Mm-hmm. No?
At yung pangalawa naman, gusto kong i-amendahan yung oil deregulation law. Yes, sir. Nabigyan ng kapangyarihan ang Department of Energy to determine the maximum price for gasoline. Okay. No? Yun ang kailangan din natin. Pero itong mga dalawang bills natin ito, dahil dun sa limited time, open to both the House and the Senate, hindi na-aksyonan ito. Okay. Siguro pagbalik namin, ito yung tatalakay natin at re-refile natin ito. Good luck. Tututukan din namin yan. Plus, of course, yung tulong sa mga drivers natin, ng mga jeepney at saka mga taxi, yung binibigyan ng fuel subsidy. Okay, yes. I heard this morning na I talked with the head ng LTFRB na nagdi-distribute na sila. Ng yung suporta ng gobyerno okay. In terms of fuel subsidy okay. Sa mga drivers natin. Okay lang, ano naman, tulungan din natin yung mga apektado talaga, sir. Yes, oo. Well, unti-unti na pong naliliwanagan ang mga bumabagabag po sa inyong mga, sa inyo, mga kakailan. Abay, hindi pa po tapos ang ating mainit na pinag-usapan. Kasama pa rin po sa mga haligi ng ating lungsod. Kaya naman po, huwag po kayong bibitiw, Congressman, ha, sa ating mainit na talakayan. Ito ang Isyu at Serbisyo. Para iti umno. Gusto ken alisto a panagipadamag. Si kami ti mapagbiaran. Daytoy ti kanuna adamat. Nagbabalik po ang Isyu at Serbisyo. Siyempre, kasama pa rin po natin ang walang kapagurang public servant natin, none other than Congressman Marquez Mark Go. Kakailan, inaanyayan naman po namin po kayo mag-subscribe ulit sa ating YouTube channel at PTV Cordillera. I-like at i-follow na rin po kami sa Facebook at PTV Cordillera Public Affairs upang wala kayong makaligtaang episode ng ating programang Sumasayang Papawid tuwing Biyernes ng hapon. Siyempre, dito lamang po sa Isyu at Serbisyo ng PTV Cordillera. Now, sir, establishing itong yung transition into becoming an autonomous region is also one of your plans that you seek to push through by House Bill 5687, sir. Yes, yes. May we know para sa ating mga viewers kung ano nilatest ito? Actually, ito yung isa sa mga hindi naipasang batas sa this 18th Congress. Hmm. Although na-approve ito sa House of Representatives noong May 31 of this year, no? Ng third and final reading sa House of Representatives, itong Autonomous Region of the Cordillera Bill is sponsored by us, yung 7 congressmen of Benguet. Okay. And because of lack of material time, hindi rin natalakay ito ng Senado. Mm. Pero approve on third and final reading. And what I would like to do, together with the other congressmen of the Cordilleras, we will refile this and we will do some amendments in some of the provisions of this particular bill pagdating ng 19th Congress. Just in case lang, sir, naging ganap na batas to, Sir Mark, what will be the challenges and opportunities in transitioning to an autonomous region? Well, magkakaroon tayo ng regional government dito. No? So, we will elect yung governor, regional governor, yung regional vice governor, okay. Plus members of the regional assembly. Yun ang magiging challenge natin dito. Mm-hmm. It will be a legislative body, yung regional assembly. Okay. Yun ang maging parang kongreso on our regional level. But okay. The establishment of the regional autonomy will recognize the autonomy of the various municipalities and provinces within the Cordilleras. Okay. No? Ang mangyayari dito, we will be able to do what we can do for our region without going into the national government. No? So magkakaroon tayo ng sariling budget dito sa ating region. But the different line agencies will still be here to help us. Oh, yun. No? Hindi maalis yun. No? Tama. Kasi importante yun. Kasi kung hindi pa tayo ready, talagang mahirapan tayo.
no, ang suporta ng national government eh dapat tuloy-tuloy yan. Yes, sir. No, and we expect na ito ipapasa sa 19th Congress. Oh. Kasi approved na sa Senado, I mean sa Kongreso eh, sa Senado na lang. Although there is a bill there pending also, ang nag-sponsor doon si Majority Leader si Subiri. Subiri, no? Subiri. Si Miguel Subiri. Okay, so intindihin na lang natin, no, yung pag-refile ninyo, sir. Yes. We'll give you additional 2 minutes, Sir Mark. At baka meron pa tayong, ano yung 3 years, yung final term mo, itong panghuling termino nyo na po. Ano pa yung mga programs and priorities po natin, sir? You know, ang number one nasa priority natin, una, ipagpatuloy natin ang isang malinis, matapat, at maayos na pagsisilbi dito sa ating lungsod ng Baguio. Pangalawa rito, ayusin natin yung mga problema sa lupa dito sa lungsod ng Baguio. Lalo-lalo na yung 13 barangays dyan sa Camp Janay. Ito yung we are drafting already several bills to address yung problema natin sa lupa, lalong-lalo na sa mga areas na ang mga properties na yan ay pag-ari ng mga government entities na maraming mga kababayan natin na nakatira dyan. So ito'y ayusin natin. Okay. Kagaya ng Teachers Camp, yung sa BGH, yung sa Camp Allen, yung iba pang mga lugar dito sa lungsod natin. Mm-hmm. Ito yung priority natin. Pangatlo, gusto natin bilang champion ng education sa Kongreso, yes, sir. Isa sa gusto nating maiayos yung pag-improve ng kalidad ng edukasyon. Tama. Hindi lamang dito sa lungsod, kundi sa buong Pilipinas. No? At ako'y nakipag-usap sa ating superintendent dito, division superintendent, kay Dr. Martin, yes, na gusto nating magkaroon ng master plan ang 67 na elementary and high schools dito sa lungsod ng Baguio. Wow! Good luck, sir! So yun ang gusto natin, magkaroon ng master plan ng bawat isa para kung magkaroon tayo ng impress natin nilalagay yan. Okay. So ito yung isa sa mga gusto nating mangyari. Okay. Good luck yan, sir. At siguradong makakamit natin yan, yung 3 taon, at sa suporta rin po ng taong bayan. Sir, ang inyo pong commitment sa mga viewers natin, mga suki natin, at ang inyo pong integrity at commitment at competence na identity ni Congressman Mark Go. We'll give you 1 minute, sir. Ulitin ko po ang aking pong pasasalamat sa ating pong mga tagapakinig at tagapanood. At asahan po ninyo na ipagpapatuloy po natin ang isa pong marangal, malinis, tapat na pagsisilbi sa ating bayan. Alam po ninyo, ang nagbibigay po sa atin ng inspirasyon sa ating pagsisilbi ay yung tayo ay nakagawa ng maganda para sa ating bayan. Tulungan po ninyo ako kung meron po kayong mga suggestions, mga comments na talagang mapabuti natin ang ating lungsod ay gawin po natin. And I am also asking our other officials sa city na kailangan po tayo po ay maging partners dito sa ating pag-ayos, pagtulong sa ating bayan. At ako po ay ready na makiugnayan po sa ating ibang mga opisyal dito para yung pong ginagawa namin sa Kongreso ay talagang makakatulong po dito po sa ating lungsod ng Baguio. So sa lahat po, Kaedong, sa iyo, yes, maraming salamat at ating mga kasama rito sa studio, sa ating pong mga kababayan, pagpalain po tayo ng ating Panginoon Diyos at maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat din, sir. And once again, congratulations sa inyo pong panalo ulit at pag-upo at bilang Lone District Representative po ng Lungsod ng Baguio. Malinis at matamat na paninilbihan. God bless, sir. Thank you. Gaya po ng mga haligi ng tahanan na nais ibigay ang lahat ng kanilang makakaya sa kanilang pamilya. Ganyan din po ang adikain ng isa sa mga haligi ng ating lungsod na naging panauwin po natin ngayong hapon. Hangad niya ang mas masaganang kinabukasan para sa lahat sa man naninirahan sa kanyang nasasakupan. Kaya naman, handa siyang suungin ang lahat na ipagkakalob lamang ang tulong at kaunlaran na nararapat para sa lahat. In advance, happy Father's Day po, Congressman Mark Go. At lahat po ng mga fathers sa lahat po ng haligi ng tahanan. Bueno! Maminsan pa'y ngayon ka agyaman, papagayam, itin kay panang tarabay ti programa toyo itamalam ti Biyernes. Aging kay ti sumarunong manan, anabara, kenapnuan kay papanan a diskusyon nito'y issue at serbisyo. Siya ka po, ni Eddie Carta. Naimbag amalam, kata kayo amin. Sir, thank you very much. Kong. Naimbag amalam. And...